Ito po ang pag-aaralan po natin ngayon, push yourself to the limits. No? Push yourself to the limits. May connection po ito, ang mga push, ano po natin ngayon, no? Kung mapapansin niyo, lagi may connection po ito sa mga messages po natin pag Saturday and Sunday. Ang last time po yung sa ano po, the bleeding woman, no? Na talaga pong hindi po siya ano po, sumuko. Ito po talagang karakter ng mga taong palaban, no? Na hindi tayo basta sumusuko po, or hindi tayo sumusuko dahil po kasama natin ang Diyos. Amen? So kung ano man po yung mga naglilimit po sa atin, we need to push ourselves to the limits. And in order for us na magkaroon po ng nilaga, kung walang tiyaga, sabi nga po ng mga matatanda, wala kang nilaga. Amen? May tsaka, mayroong nilaga. Yan po ang kasabihan po natin. So, push yourself to the limits. Number one po, I would like to share with you that you should never let your situation hinder your progress. Huwag po natin hayaan na ang ating sitwasyon ay pigilan po tayo. Ano man pong sitwasyon po yan, no? Tignan niyo po ang yung babaeng ano po, na dinugo po for 12 years. Ang sitwasyon po niya, no, 12 years na siyang dinudugo, wala na siyang pera, nanghihina na siya, putlang-putla na siya. Actually po, malapit na po siyang mamatay sa sitwasyon po niya yun. No? Talagang siguro mababa na yung hemoglobin niya. Kung mababa ang hemoglobin mo po, hirap ka huminga. Alam po namin, ako kami mga dialysis patient, may mga maintenance sa hemoglobin. Pero praise the Lord, ako ilang years na po walang, hindi na po nagpapa-inject. Nagtataka po sila na hindi po ako nagpapa-inject. Ang injection po namin is 1,400 po ata yun. No, minsan twice a week. No, and aside po sa dialysis, marami pong gamot sa mga dialysis patient, depende po yan. And I thank the Lord, yung po mga ganyang injection ay ilang siguro medyo 5 taon ko na pong hindi tinetake because God is so good at nasa normal range po ang aking hemoglobin. Kapag mababa po yung hemoglobin, nahirap ako huminga. So itong babae pong ito, I'm sure mababa na po ang hemoglobin niya. No, yung baga po dito yung pagkapula ng dugo niya, no, kung hindi po naintindihan yung hemoglobin, yung pagkapula ng dugo po niya at wala na pong kapag maputla ka po, mababa ang oxygen. So yung oxygen po sa dugo, mahirap po siyang huminga. So, pero hindi po siya sumuko. Ayan po ang sitwasyon po niya, wala siyang pera, wala pong tumutulong sa kanya. No, sa atin po kuminsan pag wala tayong kasama, parang ngayon na po natin lumaban po siya. So never let your situation hinder your progress. Kasi po may planong mabuti ang Diyos. Gusto lang po ng Lord na mag-endure po tayo, mag-persevere po tayo, mag-persist po tayo. Because sabi po niya sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Dito po sa Philippians 3:30, sabi dito, brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward what lies ahead. Tingnan niyo po, sabi dito, kinakalimutan ko na ang mga nakaraan at gusto kong kung ano yung mga nasa harap pa, ano yung present. Yung, alam niyo po kasi, bakit po sinabi ni Paul to, ni Apostle Paul po ito? Dahil yung nakaraan, nakaraan na po yun eh. Let's learn from it, but huwag na po tayong mag-dwell po doon. Tulad ng babae pong ito, nalugi po siya for 12 years, ang dami pong pinagdaanan, ang dami pong siguro mga herbalist, no, parang ako po, ang dami ko ng herbalist na pinuntahan, ang dami na po nagastos din, pero wala pa rin po. Pero ang masama po dito sa babae ito, she grew worse, no, naging mas malala pa ang karamdaman po niya, nawala na siya ng pera, mas naging malala pa, ibig sabihin po talagang lalo siyang masakit ng pakiramdam, lalo po siyang nanambot, lalo siyang nang hina. Pero sabi nga ni Apostle Paul, no, kung ano man yung mga pagkakamali natin o ano man nagawa natin nakaraan, ano man yung sitwasyon kahit ngayon, kalimutan natin yan, tignan po natin ang bukas na mayroong magandang plano ang ating Panginoon. At makakayanan po natin po yan, no, dahil ang sabi po sa Philippians 4:12-13, I know, sabi po dito, how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. Sabi dito, for I can do everything through Christ who gives me strength. Tingnan niyo ito, no? Sabi ho dito ni Apostle Paul, natutunan ko ng mamuhay sa anumang sitwasyon. Tingnan niyo ito, dapat matutunan din po natin anumang sitwasyon. Meron o wala, ang sabi ho dito, may pagkain o wala, gutom o busog, no? Masaga naman o salat sa buhay. Kung minsan ganyan po, no? Dumadaan po tayo sa mga ganyan
pagsubok, pero si pasa po, natutunan niya pong maging kontento, sabi po niya, no? Kung paano po siya mabuhay po doon. Bakit? Sabi po niya sa Philippians 4:13, no, kanina Philippians 3:13 to 4:13, sabi po niya, I can do everything through Christ who gives me strength. Ano po ibig sabihin niyan? Magagawa natin ang lahat ng bagay, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay dahil si Kristo po ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Opo, kaya nga po, huwag niyong hayaan na, Lord, ang bigat ng aking sitwasyon. Huwag niyong hayaan na ganun. Huwag niyong sabihin, Lord, hindi ko po kaya ito. Hindi po, sabi nga po ng Philippians 4:13, kaya na po natin ang lahat ng bagay. Bakit si Kristo ang nagbibigay ng kalakasan? We need to acknowledge Christ. And we need kailangan po natin kilalanin na magbibigay po ng kalakasan sa atin, hindi po yung sarili natin. Hindi po yung kaisipan po natin. Hindi po yung sitwasyon po natin, lalo na kung kasi kapag depende sa sitwasyon niya, pastor, hindi po. Kahit anong sitwasyon, kapag na kay Kristo ka, no, kailangan po nating pagtagumpayan po. Alam niyo po, kung ako ay sumuko na 14 and a half years, no, nung mga nakaraang taon, 2007, 2008, nagkaroon ako ng enlargement, nung mga na-confine ako, kahit po nung last year na COVID po, kung sumuko na po ako, no, no, pinabayaan ko na yung sitwasyon ko, hindi na ako mag-progress, hindi na po ako mag-move on, wala pong mangyayari. Kaya I tell you, wala pong mangyayari kung di po tayo lalaban. Kailangan po tayo lumaban. Sabi nga po, last Saturday and Sunday, alam niyo ho, sa sinapupunan pa lang ng ating nanay, champion na ho tayo. Kasi po, out of millions and millions of mga sales na pumasok po sa nanay po natin, no, may ilang million po yun, I think more than 2 million po. Nakalimutan ko na po yung pinag-aralan namin dyan. Pero more than millions po yan. Na ano, and then, isa lang po ang panalo, kayo po. Kung minsan, dalawa o tatlo, kung kambal kayo, o triplets, ganun ho, no. Pero lahat po na niyang malalakas. Kaya sabi nga po, madalas daw po sa mga test tube babies. May mga test tube babies na po kasi ngayon, mahihina po kasi sila. Kasi random lang pong kinuha yun. Hindi po yung pinakamalakas na ano. Hindi po dumaan ng process. Yun, ito po yung process ng Lord eh. Pag dumaan ka sa process ng Lord, at yung pinakamalakas na cell, siya po ang papasok sa pinapupunan ng nanay natin. Tayo po yun. Kaya sa sinapupunan pa lang ng nanay po natin, champion na tayo. Kaya wag po tayong ang maganda po noon, yung wala kang naririnig na negative, kaya nga po yung cell po natin yun, wala siyang naririnig ng mga bully o negative. Ngayon may mga naririnig tayong bully at negative, pero ang sikreto po dyan, huwag niyong pakinggan. Katulad po nung nasa sinapupunan tayo ng nanay natin, wala tayong naririnig. Basta ang gusto ng cell mo, mabuhay ka, maging tao ka, yun po yung ano. Kaya po, lumaban po tayo, no? Lumaban po tayo, never let your situation hinder your progress. Kung paano pong lumaban po itong babaeng balo pong ito, no, nakipagsiksikan po siya, talagang tinulak pa po niya. Siguro napakan pa po siya, pero hindi po siya tumigil. Number two po, never let yourself be discouraged by your situation. So never let yourself be discouraged by your situation. May mga iba po na, hindi kasi pastor, na ano, talagang mahirap na ang sitwasyon ko. Hindi po, never let your situation. Tignan niyo po itong babaeng balong ito, wala na siyang pera, nanghihina na for 12 years, no? Ako po, 14 and a half years nang dumadaan po ng dialysis, pero kung pati-discourage po ako, paano po mangyayari? Dapat po, tayo mismo ang nag-encourage po sa ating sarili, wala nang iba. Kung wala pong ibang mag-encourage po sa atin, tayo mismo encourage po natin ang ating sarili sa atin. Pag na-encourage po natin ang sarili na lumaban, sabihin po natin ang sarili. Si David po, sinabihin niya ang kanyang sarili na, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless the Lord, O my soul. Kasi bakit? Sabi niya, why are you so downcast, O my soul? Bakit ka lugbok? Bakit ka nanghihina? Bakit ka bagsak? Bakit wala kang gana o kaluluwa ka? Kaluluwa ko, sabi niya. Pero sa akin, magpinipili ko pa rin magpuri sa aking Panginoon. Ang sabi po niya. Ganun din po sa atin. We need to bless the Lord. No? We need to command ourselves na to bless the Lord. Na huwag tayong magpa-discourage sa ating sitwasyon. Bakit ho? Kasi po may pangako ang Diyos. Sabi po niya sa Isaiah 41:10, don't be afraid for I am with you. Sabi dito, huwag kang matakot. Bakit? Kasama mo ko. No, in fact, nasa atin po siya. Sabi nga po ng under the new covenant, God is within us. Hindi lang po siya with us. He is with us. He is within us. He goes before us. Ganito po ang Lord kasi He is omnipresent. No, He goes before us. He is beside us. He is with us. He is within us. He is inside of us. No? Na ito po ang maganda sa Lord. Sabi niya, for I am with you. Do not be discouraged. Ang sabi dito, for I am your God.
So do not be discouraged, for I am your God. Ang sabi dito, huwag kayong manghina, huwag kayong pa-discourage, huwag kayong pa-apekto. Sabi dito, dahil ako ang Diyos nyo. Siya ang Diyos mo pa, apekto ka kasi po. Siya ang pinakapangyarihan sa lahat, no? Manlulupay-pay ka ba? Manghihina ka ba? Pa-discourage ka ba? Dahil hindi mo ba kilala ang Lord? Kung kilala mo po ang Lord, huwag kang, sigurado kang tagumpay ka na. Katulad po ng mga naging mensahe po natin noong nakarang Sabado at Linggo, matagumpay na po tayo, kapatid. Ang kailangan lang, tayuan po natin yung tagumpay po natin. Tayuan po natin ang ating problema, harapin po natin ang ating problema, kasama ang ating Panginoon na tayo'y nananampalataya, na hindi niya tayo iiwan at hindi niya pababayaan. Ito po ang pangako po niya. And then, ang sabi po niya dito, I will strengthen you and help you. Bibigyan kita ng kalakasan, no? I can do all things through Christ who gives me strength. Sabi nga po ni Pastor Paul, ganyan, and help you. I will hold you up, no? So, masali, I will uphold you, no? With my victorious right hand. So, victorious na po tayo. The victory is ours. Ano man po ang ibato ng kaaway po sa atin, always remember this, tagumpay na po tayo. Hindi ko po alam kung ano po mga sitwasyon po ninyo, but God is telling you tonight na tagumpay na po kayo. God is telling you tonight na kailangan nyo lang pong tumayo sa inyong pananampalataya. Huwag po kayong manlupay-pay. Magalak po kayo dahil matagumpay na kayong sabi po ng ating Panginoon. Kung ano man po yung mga naririnig po natin, mga negative thoughts, mga negative words, no, ano po dapat natin gawin dyan? Isaiah 54:17. Sabi dyan, no weapon formed against you shall prosper. Walang anumang sandata na mananaig sa iyo. Sabi po dito, no, walang mananaig na, ano, walang sandatang ginawa na mananaig sa iyo. Ibig sabihin po nito, kahit anong gawin ng diablo sa iyo, kahit anong sandata ng diablo sa iyo, hindi siya mananalo. Bakit? Sabi ko dito, in every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. Ano mang mga salita, ano mang mga dila ang nagsasabi na hindi maganda sa iyo, you shall condemn them. Huwag mong tanggapin ang mga negative words na yan. Huwag mong tanggapin yung mga discouragement. Huwag mong tanggapin yung mga sickness mentality. Huwag mong tanggapin yung mga poverty mentality, yung poor mentality. Huwag po nating tanggapin yung mentality na tayo'y loser. No, huwag dapat natanggapin na loser tayo. No, labanan po natin dahil we are victorious in Christ. Every time na nagsasalita po ng hindi maganda sa atin, every word na tinatanggap po natin, pumapasok sa ating pandinig at kaisipan, huwag po natin tanggapin. Ang tanggapin po natin kung ano ang sinasabi po ng salita ng Diyos po sa atin, na tayo ay matagumpay na, panalo na, dahil kasama po natin ang ating Panginoon. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. So, bakit tayo matagumpay? It is not because of our righteousness. We are righteous because of Jesus. Because every righteous person na napalataya sa Panginoon, lagi po yung tagumpay. Only the righteous will prosper. Only the righteous will succeed. And our righteousness is from our Lord Jesus Christ. Now, lastly po, number 3. Never give up. God will reward your perseverance. This is how we push ourselves to the limits, no? We should never let our situation, una po, hinder our progress. Never let ourselves be discouraged by our situation. And paano pa natin i-push ang ating sarili? Never give up. I-push natin to the limit. Never give up. Parang po itong babaeng ito, no? Hindi po siya nagpapigil, hindi po siya nagpa-discourage, hindi po siya nag-give up. So, never give up, God will reward your perseverance. Alam niyo bang lahat ng nagbabata, lahat ng nagpapatuloy, lahat ng lumalaban, meron pong double blessing pagkatapos po ng mga pagsubok. Parang pong si Job, no? Sabi po dito sa Galatians 6:9, so let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. We will reap a harvest of blessing if we don't give up. Do not give up. Never give up. Sabi niyo po sa sarili niyan, never give up. Alam niyo po, kung nag-give up po yung babae, si Bartimaeus nag-give up din po, nagpapigil siya sa mga bumabawal sa kanya. Kung nag-give up na rin po ako many years ago, or kaya kahit last year lang, hindi na po tayo, hindi ko na po na-enjoy ang buhay nito. Alam niyo po, life is good with the Lord. Yes, there are problems, there are trials, there are challenges, there are sorrows and sufferings. But life is still good because God is good. Because God is with us. Masarap po ang mabuhay. Lalo na kapag nabubuhay ka para po sa Panginoon at meron kang pag-ibig sa Panginoon at lalo na po sa kapwa mo. At nauuna po dyan, pangalawa sa Panginoon, ang ating pamilya. Sabi nga po madalas, no, wala na pong pinakamasayang tao pa sa buong mundo kundi yung kumikilala, may paggalang, merong relasyon sa
buhay na Diyos, at pangalawa, meron po siyang pamilya na kasama niyang sumasamba sa Diyos. Amen? Yun po ang maganda na masaya po ang pamilya. Dahil inuuna po natin ang ating pamilya kesa sa mga beshi niyo po, besti niyo, or mga barkada. No? Iwasin niyo na po yung mga barkada niyan pag nagkasakit po kayo. Hindi barkada ang magbabantay sa inyo. Hindi barkada ang magbabayad ng hospital po ninyo. No, kaya nga po, kalokohan po yung inuunan yung barkada, lalo na po yung mga lalaki. Kalokohan po yan, kabubuhan po yan. No? Mahalin nyo po ang Diyos, at pangalawa doon, unan yung mahalin ang inyong pamilya, pangalawa sa Diyos. Kesa sa mga barkada. Hindi ko sinasabing, kamuhingan natin ating mga kaibigan, hindi po. Pero dapat po, mas priority natin ang ating pamilya. Amen ho ba? So, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. James 1:12 masabi ho dito, no? Blessed is the one who perseveres under trial. Because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Pinagpala daw ang tao daw na nagpursige, nagbata, no, sa pagsubok at tinayuan niya. Alam niyo po, maganda po ito sa Common English Version. Sabi po niya sa Common English Version, yung kanina NIV, sabi niya dito sa CEV, God will bless you if you don't give up. God will bless you if you don't give up. How can God, how God will bless you if you will give up? No, kaya nga po, God will bless you if you don't give up when your faith is being tested. If you don't give up when your faith is being tested, God will bless you if you don't give up when your faith is being tested. Every trial is a testing of faith. Na kailangan pong, sabi nga po ni Peter, kailangan maging matatag ang faith natin because our faith is more precious than gold. Amen? So para po yung nare-refine ng gold po, nare-refine po sa fire, and that is why dumadaan po tayo sa apoy ng pagsubok. But if we don't give up during the test, the trial, He will reward you with a glorious life. Di po ba masarap to? He will, you know, parang yung 2 years ago, ito po yung ano natin, no? Ang naging ano natin sa church, the glorious church, no? Ito po yung naging declaration po natin. He will reward you with a glorious life just as He rewards everyone who loves Him. No, lahat na nagmamahal sa Lord, lahat ng hindi nagpapatinag sa mga pagsubok, God will bless you. So, we need to push ourselves to the limit. Huwag po natin sabihin, hindi ko na kaya. Kung minsan po na sinasabi po natin, hindi ko na kaya. Hindi po natin talaga kaya kahit simple pagsubok lang kapag wala ang Panginoon sa atin. Pero, kapag nasa atin po ang Panginoon, makakayanan natin ang lahat ng bagay. I can do all things through Christ who gives me strength. So, push yourself to the limits. Bakit po? Kasama natin ang Diyos. Panalo na po tayo. Push yourself to the limits na alam niyo po yung iba po kaya hindi umasa. Yung iba po, meron pang dapat yung alibawa, yung sa business nila. Pwede pa sila dapat umasenso kaya lang, hindi, okay na ako dito. Kanya. Pinili po nilang ganun, okay na ako dito. So hanggang ganun na lang po sila. Pero yung iba, pinupush pa nila ang limits nila. Lord, gusto ko pang maano, dahil gusto ko pang mas maraming maging pagpapala pa ako. Marami pa akong matulungan. May mga ano ho sila. Pero yung iba, Lord, hanggang okay na ako dito. Yung iba, ayoko na magtrabaho. Ito na, wala ako talaga. Yung iba, ito po yung nakakalungkot. Minsan po, ito po yung ano, na bago tayo mag-pray. Ako, ang diablo po nun, gusto niya, diyan ka na lang sa bahay. Yung po, ang diablo po, mamamatay ka kapag ano, agad ka mamamatay. Pag lumabas ka, mapapagod ka, ma-atake ka. Narinig mo yung iba na nasa labas sila, na-atake sila. May mga ganyan po kasi kaming maraming kasama po sa dialysis. Na kumisan, napagod sila sa labas, na-atake po sila, na-ano sila, ganyan, ganyan. No, sa ano po ng Panginoon, no, sa biyaya po ng Panginoon, buhay na buhay po tayo, patuloy na binubuhay po ng Panginoon dahil alam ko, habang nasa Panginoon po tayo at merong layunin ng Panginoon, ang pangako po niya, with long life will I satisfy you. And I'm sure, i-deliver niya po tayo. Ako at ikaw, anuman pong pagsubok natin kapatid, never give up po sa atin. Push ourselves to the limit. Alam ko po, magtatagumpay tayo. Alam ko po, lahat ng mga pagsubok natin, pagsubok ko, pagsubok po ninyo, mag-expire din po yan. So push yourself to the limits, never give up, because we can do all things through Christ who gives us strength. So, praise the Lord po, and God bless you po as you receive, believe the Word of God, and live the Word of God. Amen? So tayo po ngayon ay mananalangin. Itudulog po natin sa Lord ang mga prayer requests po natin. Praise the Lord.
Aba, kami po ay nagpapasalamat sa salita po ninyo na aming tinanggap po ngayon. Lord, kung minsan na kami po ay nanghihina dahil Lord, sa mga pagsubok na naranasan po namin. Tawarin niyo po kami, Lord, kung minsan nakakalimutan namin na nandyan ka, Panginoon. And Lord, we know that we can do all things. We can be victorious over everything. We can overcome all things, O God, because you are with us. Sinabi po, Lord, you are with us. You are in us, inside of us, O God, living in us, O God. Alam po namin, hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan, Lord. You are our strength and you are, Lord, our life, O God. At ikaw lang po, Panginoon, ang hope po namin. The assurance, O God, of our deliverance, the assurance of our salvation, the assurance, Lord, na alam po namin kami ay matagumpay because of you.